i-share ko sa inyo din ang aking na-experience sa pagkuha ko ng bank account. Huh? Or pag-open ko ng bank account sa video. So, let's get into the video. Let's sing a song full of hope, full of pain. Why don't you sing along, my friend, for it's our last refrain. Hi guys, welcome back to my channel. It's me, Jenny Lynn. And if you are new to my channel, please subscribe if you haven't yet and give me a thumbs up if you like this video. And join, hit the bell button below so you will be notified every time I have a new upload na video. So, into this video guys, i-share ko lang sa inyo kung ano yung mga requirements once na kayo ay nag-open account sa video. So, marami tayong bank dyan na pagpipilian kung saan nyo gusto mag-open account. Meron tayong dyan BDO, China Bank, BPI, PNB, and parami pang iba. So, ang napili ko nga ay BDO. So, i-share ko sa inyo kung ano yung mga naging experience ko and kung ano yung mga requirements na hinahanap nila once na nag-apply ka or nag-open account ka sa BDO or Banco de Oro. Tama yun? BDO, Banco de Oro. So, hindi na ako magpapaligo-ligo pa and nakapute ang lola niyo. So, i-share ko sa inyo. Paulit-ulit. So, kumuha nga ako or nag-open account ako ng bank sa BDO nung January 10, Monday. And ang na-experience ko ay nakagardos ang lola niyo. So anyway, Tagalog. So dumako na tayo or i-share ko na sa inyo kung ano lang kung ano yung kanilang requirements. So kasi merong mga bangko na iba-iba yung requirements. Halimbawa sa Banco de Oro or sa BDO kukunti lang yung requirements. Tapos naman sa halimbawa sa Land Bank, iba naman yung requirement. So, anyway, yung kuhanin, kung ATM saving account ba or yung with passbook. So, yung ATM saving accounts ay kailangan yung mag-deposit ng 2,000 and maintaining balance niya is 2,000. So, hindi nyo pwedeng bawasan ang 2,000 kundi magsasara ang inyong banko or yung inyong account. And before naman i-close nila yun, bibigyan kayo ng mga emails or reminders na ganito. So anyway, yung isa pang option ay yung with passbook. So yung with passbook naman ay meron siyang ATM, yung card, and then yung passbook. And yung deposit doon ay 10,000 and maintaining balance is 10,000. Katulad ng ATM saving account, kailangan huwag niyong babawasan or hindi babasa 10,000 ang inyong pera sa inyong account. So anyway, ano ba nga yung mga requirement sa BDO? So yung BDO madali lang, although merong mga BDO branch na mahirap mag-approach o marami silang kuskus balongs. Based on my experience, marami silang kuskus balongs dito sa Masbate. Pero sa ibang lugar naman, ay na-experience ko na very approachable doon yung mga tao. And hindi ka na nila pahihirapan pa. So, based on my experience, pinahirapan nila. Kasi nag-start akong kumuha ng bank account mga 2:30. Nakauwi ako ay mga 5 na. So, ako na lang nag-iisa na kumuha ng or nag-open account ng time na yun. So, anyway, yung kung ano yung requirements, bago kayo pumunta doon, kailangan nyo ihanda ang inyong magdala kayo ng need nyo kumuha ng barangay clearance. Kung yung address nyo ay hindi naka-address doon sa pagkukuhanan nyo ng account or pag-openan nyo ng account. Halimbawa, yung address ko kasi is sa Cabuyao, Laguna. Wala akong ID na naka-address dito sa Masbate. So, I need to get barangay clearance. May ID or yung ID nyo doon din mismo sa lugar na pag-open na nyo ng saving account or ng inyong account, ay no need na yung inyong barangay clearance.
So, ang kinukuha lang talaga nila o hinahanap nila ay 2 valid IDs. Tapos, kung ang inyong kukuhanin ATM ay for your salary, need nilang kuhanin ang inyong company ID or any proof na nagtatrabaho kayo sa isang company kapag ang inyong kukuhanin ay yung salary. So, anyway, yung mga salary naman kasi once na kayo ang nagtatrabaho sa company, mismo yung company ang magbibigay sa inyo ng mga bank, ay ng mga ATM. So, kapag naman self-employed kayo, syempre, you need to get your own or mag-open account kayo. So, anyway, yung kinuha sa akin ay barangay clearance kasi wala akong ID na nakatira ako dito sa o dito kung saan kumuha ako ng bank account or nag-open ako ng bank account. Yun lang, 2 valid IDs and madali lang, pipil up na kayo doon. Tapos mga information lang, napakasimple lang. And then magkakaroon kayo ng after nyo mag-fill up ay pipicture na kayo. Kaya nagdadala pa ng mga ng ID picture, mga 2x2, mga ganyan. Dito hindi na kasi meron na silang mismo. Sila na mismo ang mag-take ng photo sa inyo. So ang ihahanda nyo lang is the 2 valid IDs and then fill up the form. And then pa-process na nila yon. And may magandang balita kasi before nang nag-open account ako sa BDO ay 2 weeks ko bago nakuha yung ATM ko. Pero ngayon ay right away makukuha nyo na. Once na natapos yung inyong application ay makukuha nyo na. At pwede nyo na siyang i-activate after kayong bigyan or after nilang i-release ang inyong ATM. Nyo kaagad yung inyong ATM and then yung passbook. And then tawag dito, pwede nyo na siyang i-activate. So, ganun lang kadali ang pagkuha or pag-open account sa BDO. So, isi-share ko naman sa inyo kung ano yung naging experience ko. Kasi, before nag-open account ako sa ibang lugar, which is yung PNB, and napakadali doon, hindi ka nila hanapan ng mga ganun-ganun, hindi ka na hanapan ng mga barangay clearance kahit yung address mo ay hindi kahit yung ID ay hindi naka-address sa yung address mo ay hindi naka-address doon kung saan ka kukuha ng bank or mag-open ng account. So dito sa Masbate medyo mahirap and ayun nga parang palakasan system. So anyway, dito sa Masbate kasi maraming kumbaga kuskus balungos, mga ganun-ganun. Pahirapan ka pa. Eh sila lang ang tawag dito. Magkakaroon. Kanila lang ang customer. Eh, kumbaga hindi pa nila. Basta hindi maganda yung approach nila dito sa branch ng Masbate. So, yan aking naging experience. Kung i-rate ko sila, siguro 1 to 10, 5 lang. Kasi, nag-start akong kumuha, siguro 2, alas 2 na ng hapon. And natapos ako, alas 5, ako na lang natitira na nag-a-apply o nag-open account that time. So, ayan, hindi maganda ang kanilang dito, patakaran. Ang aking naging experience and kung ano yung mga requirements once na kayo ay mag-open account sa BDO. So, madali lang. 2 valid ID lang and then ilang katanungan lang. About naman dun sa 2 valid IDs. Yung mga 2 valid IDs is passport, driver license, SSID, PhilHealth ID, kung meron kayong gano'n. Or yung mga national ID. So, yung sa akin ay passport and yung SSID. So, ayun lang yung hiningi sa akin. And, yun nga, barangay clearance kasi yung ID ko is hindi naka-address dito.
So anyway, yan yung aking naging experience at inaantok ng lola niya. So, yun na akin na yung experience at kung ano yung mga naging requirements ko nung kumuha ko ng or nag-open account ako dito sa BDO. Ang guys, ang aking ma-share about sa pagkuha ng or pag-open account sa BDO, napakadali lang. 2 valid IDs and konting katanungan lang kung ano ang inyong kukuhanin. So, yun lang guys. Thank you so much for watching and sana nakakuha kayo ng tips kung paano kumuha ng or mag-open account sa BDO. That's for this video guys. Thank you so much for watching and hope to see you on my next one. Bye! 2,000 years later. Good morning guys! Wala, suklay ang ulan. Mag-vlog-vlog na lang tayo. Ang laki ng braso. Mag-vlog tayo para sa ekonomiya. Ang pangat ng braso ko. Mag-vlog tayo para sa ekonomiya. Dito ko titingin. Kala nyo. Magugutom na ako. Kain muna tayo. Kakain muna ako. Pe, kain tayo. Ang breakfast ko ay tulingan ginataan. Kape at bulad. Many hours later.